morning. We are now on our way papuntang breakfast and hindi na kami ni Jello yung naghiwalay ng kwarto. Kasi iba diba? Traditional na naghiwalay ng kwarto for the wedding. Pero mamaya iba kami ng rooms kasi bawal mag-prep sa room because of COVID. So kailangan may function rooms. So isang function room for the boys and isang function room for the girls. Wala pa akong vows, Jello. Hindi naman ako kinakabahan ngayon, pero nag-try ako kaninang umaga, kaso ang hirap. Nasakasalo pa ako sa pagkipabado ko, ngayon na ready na yung boss ko. Hindi naman ako kinakabahan, pero wala rin ako maisip na ano, kasi hindi talaga ako magaling sa mga, yun. Sabihin ko, so Jelloy, kung ano sinabi mo, yun na rin yun. Ay, hindi pwede. Parang sila lang alaman ito. Walang tao. Kailangan ng face shield. Nakalimutan lang yung face shield. So, bumili na lang kami. Ano yung kakain? Tatanggalin mo yun ito. Nahiya bumaba yung mami niya kasi nakalimutan. Ako rin, nakalimutan ko magdala ng ano, pambihis na ano ngayong umaga. Pero ito na, sinuot ko na yung kahapon. Ang pagkain ko Asian kasi bawal yung mga buffet ngayon. So, meron parang set menu na pamimilian and we have siopaw. Maybe breakfast yarn. Kain ko ba itong lahat? Siomay. O, hakaw ata ito, hakaw. Dito na ako sa CR and maliligo na ako. I have, wait lang, 9 minutes. Actually, 9:30 dapat ayos na, pero 10 pa talaga yung start ng makeup. So, technically, 30 minutes, ganyan. Inaayos ko lang itong mga contact lens na ni-request sa akin ni Jelly na ito daw dapat yung suotin. So, we have Olivia and then Brown. Dapat kasi na-order agad yan. Buti na lang kahapon umabot. Dahil may grado ang mata ko, hindi ako pwede nang walang grado. Yung makakakita sa wedding day ko nang maayos. 200 yung grade na kinuha ko. Pero, I think para mga nasa 225 na talaga ako. Done guys, mag-skincare na ako. Actually, skincare ko toner lang. Walang mga moisturizer kasi baka lagyan din ako ni Jelly. And then, dala ko yung contacts, tapos bababa niya ako sa my pavilion room. Itong bridal robe na suot ko is from Eve, the label, and in-order ko lang siya online, pero pag-order ko, sininda lang nila sa akin. So, ito yung susuotin ko for the preps, tapos meron akong gown for the preps, and then another gown, pag maglalakad na, and then another one for the reception. Medyo may train lang siya na ganyan, so medyo dahan-dahan tayo. Ayun yun, hindi na kami nag-iwala yung araw ng tura ni Jelly. Kasi, sayang, dahil hindi naman din ako magpa-preps dito sa room na to. Si Jello hindi na magpe-prep sa room niya. Doon kami sa pavilion, both magpe-prep. Hindi naman yung super... Ay, hindi naman yung parang traditional na kailangan di magkita na the night before. Tsaka yun nga, kasi nga, ang sayang, diba? Ano ba naman? At least magkaiba kami ng prep room. Uy, mag-ano ka, face shield ka paglabas natin. Diba? Oh, the bride with the face mask and face shield. Eh, katid lang ako ni Jelly. Ano nga tayo? 3, no? Nalilito ko. Pavilion? Pavilion 3, mga girls. Pavilion 4, boys. Ay, 2 boys. Okay. Ito yung isa, di ba? Di na kasi pantay yung paningin ko. May grado na yung isip. So, mas okay ito nga dito as compared sa nandito. Tag-isa ka siyang magkaiba pero parehong may grado. Sorry, ang putla ko pa. Pero, yun palang vows, di ba? Hindi ko sinulat. Sabi ko impromptu. Shit, ire-record pala nila. Cinema work. So, ayan, nandito kami sa parang, ano, walang area. Walang tao dito sa area. So, re-record namin. Tinalo pa ako ng groom. May vows na yung groom. Ako, wali. Kinakabahan naman? Hindi naman. Hindi naman po. Sure? Opo, okay naman siya. Hindi ako kinakabahan, pero ayokong maiyak kasi sabi ko, nakakita ko nung pumapasok, tapos parang naka-ugly cry. Daming show, oh. OMG. Nashook ako pagbalik ko pagkatapos nung vows. Ang dami na. So, ito po ang setup na isang Jelly Yohene. Ah, yung isang Paul Nebres. Take it. Ayan. Video! Ang ganda. Parang flower over your flower. Akala ko kasi dito siya sa bewang nung una. Okay, para mas relax yung ano mo. Ang ganda. Flower over your flower. Thank you. So done with the hair and makeup. So hair is si Paul Nebres and of course makeup si Jelly. Nandun sila nag-ayos. Even si Sir Jeff nandyan din silang at may nag-video din sa akin. Medyo nakakailang kasi sanay ako mag-isa lang akong nag-vlog. Pero ngayon, ang daming taong. Dala na ni Sir Jeff. Sir Jeff, hindi kaya pagkamanay ko yung groom? Char! Ang ganda na suot eh. Sinuot ko na yung gown by Mother Jaja.
So ito yung prep look and ilalagay ko na lang guys sa link kung sino yung gumawa ng gowns. And syempre siguro may mga makakalimutan akong sabihin sa vlog na to. Ilalagay namin lahat sa screen. Ilalagay lang accessories pero magshoot na kami. Okay, may ilang bang may nakikita kayong camera sa likod dahil hindi lang naman ako yung magshoot today. Of course, may photographer, tapos may video, and then yung mga suppliers nagte-take din sila ng for documentation. Ina-eyes lang ni Paul ang aking hair. Hi Paul. Nagulat siya kasi bigla akong ganun yung camera. And tapos kami mag-list ni Sir Jeff. Medyo meron siyang train sa likod, pero hindi naman siya mabigat in fairness. Yun yung talagang hinanap ko for today, for the hair, for the makeup, for the gowns. Yung magagaan lahat para hindi siya weighing down on me. Kumbaga hindi ko na siya iintindihin on the day. Magsushoot na kami. Tadaaan! So, punta kami ng 4th. Medyo kailangan lang hilain siya. Ito na naman si Sir Oly. Wala lang pong stunt dito today. Ito na lang. Kaya lang agad dito. Oh, sinabi na nga ba. Buti na lang nakaganito pa ako. Actually, maganda lang kasi so bago kita pa upuin or paigain, may nakatayo na muna. Pero dito para itadala. Okay, sige pa. Tingnan nyo yung pagdapa ko. Change tayo ngayon and Sir Jeff, ano susunod? Sa totoo lang, hindi ko talaga ano kung ano susunod. Short dress, tapos yung mismong wedding gown na for the ano ceremony. Next outfit. Hello. Sige, March. May tarp po rin po dyan, nakalagay 118. Pagkawag na mag-stop ka lang mga. So for our second look, ito yung kay Sir Jeff. Hindi naman talaga siya second look. Technically siya pa sa reception. Pero ginagawa, sinushoot lahat ng damit para may proper photos with each designer and batag sila properly. Sunod na kami na layout. Ayan, dyan muna kayo sa double chin. Ito na talaga yung mismong look. I'm with Jelly naman. Ayan, kanina si Paul ang nakita ninyo. And of course, their assistant. Hello! Tapos si ate sa kabila. Nagkukuha ko. So hindi ko maintindihan dahil di ako kinakabahan. Pero inaantok din ako. Siguro dahil sa panahon, ang wish ko lang talaga hindi umulan maya-maya kasi medyo gloomy. Kanina umaga pagising ko, sabi ko, shit! Sana talaga huwag umulan. Yun lang talaga. Yun ang una kong dinasal kay Lord. Huwag umulan today. Kaya ina-upload na agad. So, yun, yun? Ilabas mo kayong mga diamante, titikit natin sa katawan. Ang charing lang. Kahit ayaw makita. Ay, may lining sa ilalim. Ano siya, moms? Letters. Ngayon, girls, isang shot, walang smile naman. No smile, ha? That's all, Marcos! 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 Madilim po, ayan. Nauna na sila, ang kasama ko na lang si Ate Crystal and bumababa kami dito sa stairs. Medyo dahan-dahan. Pero kanina nakapaglakad naman ako na mag-isa dito sa ganito. Nakapag-practice siya. Grabe, kinakabahan na ako. Akala ko kanina hindi ako kakabahan, pero parang eto na to. This is it. Nakita ko sumakay na si natatay, tapos ayun na yung mastang naghihintay na nilagay na siya ng flowers. Medyo kinakapos ako sa paghinga. Feeling ko kasi yung madadapa ako kasi yung gown ko ayan siya. Although light siya, may mga rhinestones yung gown ko. Baka dumikit na sa akin mas yung pinaka ano, sapatos na may rhinestones din. Ayan na, dyan na, da-da-da. Kasama ko si Ate Crystal, tsaka si Kuya mag-video, tsaka si Harvey, ayun na. So ito guys, itong video naman na to, makikita nyo to after na ng mga in-upload from the suppliers. Kasi syempre, mas maganda yung video nila. Ito, BTS, BTS lang to. Tapos si Harbs, hi Harbs. Hi. Sino ka dyan sa kulay white pa na ano? Baka mamaya wala yung kahit wala nito, no? Baka na may buho ko, taas mo na. Ito na.
Hindi, para sa ano yun? Oo, meron yan. Hindi, sa box mo. Ano ba basahin ko na lang siguro doon? Dapat kayo susulat ko ito. Ang gohol na gohol. Hindi lang magdrama ako, nyeri. Ano, sasabihin ko na lang sa'yo, nararamdaman ako ngayon. Sponito mo yung sinasarap Dito na tayo sa parking. Kita ko na yung mga sasakyan. Alam ko yung kanino mga sasakyan to eh. So alam ko na kung nasan dito sila. Kung ayan naglalakad. And opa, kublock yung si Khan with the heels. So dito tayo sa likod, dadaan. And oh, ingihina ko. Apakahirap pa man din tanggalin ang gown na to dahil tatlong zipper to. Ta sobrang, ay, parang pag zinipers, parang pag ganun ka talaga. Pero need dahil siguro mga isang oras pa siguro yung ano, ceremony. Dito lang to. Ganda. Gilag din, ma'am. Ganda. Ah, ano pala? Parang hubad-hubad pala. Okay. Ano po siya, parang letter ba yun, sir? Kinakabahan ako. Pero dahil kinakabahan daw si Jello, eh, dapat di ako kakabahan. So pag nag-choke kami dalawa, chokers ang pangalan ng vlog dalawa. Panginoon, dahil ang kasalan po ito ay legal 101%. Toy, nag-try talaga ako magsunod kanina umaga pero hirap-hirap talaga ako. Siguro kasi 10 years na din and para ito na lang talaga, di ba? So, kumopin lang ako sa 10 years. Pero medyo inayos-ayos ko ba, dinagdag ako ng konti. From this day forward, I surrender myself to you and to the Lord. For better or for worse, we will always work it out. For richer or for poorer, I promise to stay by your side. In sickness and in health, I will be your comfort, be your guide. Be my extension, be my partner, be my life. This is my solemn vow to you and to him, so as long as we both shine. Wow! Palang-panga naman dyan, diba? Alam natin lahat, diba, ano kaganda sila naman. Kitang-kita niyo naman. Pero bukod dito, gusto kong ipaalam sa lahat kung ano pa rin ang isapan na kayo. Pagmumang pangsan na kayo, patitas ng pandemya at isapan ng buhay. Ngayon din ko naman sa kapapaksan ng kapalit ko ng pahala niyo. Pihiling namin, iwaksin ninyo sa pangalan ni Jesus. Two words would be kind and compassionate. Actually, ako po ay fan talaga ni Anna. Our friendship started talaga na fan po ako ng mga vlogs niya. So, kumbaga, pwede po akong maging example na makikita niyo talaga na as a fan, talagang ilo po talaga yung galing nila sa video ay kung ano yung nakikita niyo sa vlog, what you see is what you get. Nagustuhan namin silang mag-asawa kasi nga very down to earth, tapos simple na. Sana pag sakali mag-away, nag-away kayo, basta ayusin niyo na ang part yan talaga ng mag-asawa. Sa alright, so first picture of the night is with a couple and, of course, our very talented pastor. Thank you.
makakapag-vlog finally. Pero ito, cocktails na yung mga guests. And kami, mag-pictorial muna doon right sa loob. Para Talaga, eh, parang disappointed ka, Jelloy. Ay, galing na ako kanina dito. Pero ngayon ko lang napansin yung taas. Kasi kanina sobrang kabado ako si Jelloy. Ano sabi mo, Jelloy? Sobrang ganda. Pakita mo sa akin. Wait lang, pakita lang sa inyo. Wow. OMG. As in, very intimate, pero syempre, very classy. Yun naman yan. Kaya nga. OMG. Naka-ready na lahat. As in, and socially distant siya. May nakalagay na din ang ganda po ta. Pangalan. Kung sino ang kakain sa saan. Diba? Grabe, sobrang aliw na aliw si Jelly. Alam niya to sa video, hindi niya talaga binibigyan ng justice yung itsura niya. Sobrang liwanag dito, parang andiling dito sa G7H. Kaya nga, ayan yan sa harapan sino Sir Oly. Tapos sila namin. Kasi tinitirik kami ni Simi Works kasi bago pumasok yung mga bisita, kailangan ako nandiyan yung place. Para diba, just malinis pa mamaya kasi mahirap na yan pag kumakain dito tapos nung kumain. Nakalimutan niya na mag-picture. Yun nangyayari. Picture mo na tayo. Palit lang kami ng hair and then ng outfit. Tapos sila, nagka-cocktails na sa labas. Ito, meron na rin akong pagkain dito sa gilid ko para kahit konti-konti makakain. Actually, ang worry ko, syempre, is yung mga nasa labas, kung magugutom ba sila, ganyan. Yung talaga yung nasa isip ko ngayon. Ayan na. Pagkain. Mr. Jello and Mrs. Anna Villalobos. Burrata. Yun yung ano, course, pero cheese pa lang tsaka soup yung natatry namin. Mother. Magsasalita ata si mother. So, it was the day of my congratulate the both of them. And kitang-kita niyo naman po na limited lang po na tayo na invite niya. So, most likely lahat po tayo na nandito ay special or important sa life nila as a couple. May sinulat. Paano mo sisimulan ang isang kwento ng pag-ibig na wala namang tapos? Nakikita ko yung kung paano sila nagsimula. Congratulations. May speech? Prepared yan. Nakilala ko si Anna and Jelloy kayo ng Facebook. Yan, nagsasart pa lang ningan. Sobrang parang lumulutang kasi this has always been a dream. To become Ate Anna's friend is talagang sobrang unbelievable for me. Dim lights tapos SDE. Ayan, hi. Video naman. Siyempre, yun ang talagang importante din sa nang talaga yung na-invite namin. At saka mga suppliers po namin na sobrang gagaling po talaga. Sa totoo lang, mga 2 weeks na natin, wala ka. Wala ka 2 weeks po, 1 week naghahanap, 1 week before the day, naghahanap pa kami ng day. So, ganun po sila kami, lahat sa lahat ng suppliers natin. Tapos, yan. Same din po kasi sinabi ni Jelloy, thank you po sa lahat ng mga pumunta kasi sabi ko nga, huwag na magregalo kasi the fact na nandito kayo today amidst the pandemic is truly the greatest gift that you can give us both as newlywed couples. And of course po sa mga suppliers na tumulong sa amin, to be honest, Jelly, walang 2 weeks, parang almost a little over a week lang siya, plinan. Congratulations and welcome to the club! Wait!
Sige. Itaas mo, iba to mo sa taas ha. 1, 2, 3, go! Ah, liga! 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 Yung pinakabata ang nakakuha pa! Kaya nga, tsaka sa kanya salong-salo eh. Hindi niya nahinabol eh, pumunta sa kanya. Be, alam niyo, parang pinagbigyan lang tayo, umula ka na malakas after ng ano, event. And ayan, papunta pa kami sa bahay. Nagliligpit sila sa loob. Ayan. Kala niyo, ang daling mag-setup na event. Ayan yung tech, tapos ayan siya. Ayan siya pag may ilaw. Grabe, Sir Gid. Sobrang ito yung pinaka-bet ko talaga. Alam niyo, gusto ko yung may ganyan siya sa gitna. Tapos nakikita mo pa rin yung mga kausap ko. Tapos parang sheer curtains lang na ganyan. Yun yung mga peg ko. Ayoko kasi na sobrang marami ding design sa taas. So dahil walang masyadong design sa taas, mga sheer curtain, dito bumawi sa Sir Gids. Mga matataas, so high tower na design dito sa gitna ng table. Tsaka totoo pala yung mga kandila, no? Hindi ko na napapansin yung mga isiko. Siko nangunguha ng mga bulak-bulak-bulak-lak dito. Ayan. Makapag-takeout pa nga, Miko. Tapos alam nyo, may mga payong na ganito. Kasi in fairness talaga kay Label, kanina talaga, as in, na-model pa nga, bumili sila ng ganito dahil akala nila hindi titigil yung ulan. So si Sir Jeff, may mahigpit yung desisyon na ginawa kung ipupush ba itong sa garden o hindi. Pero talagang hinintay nila win it out. And saktong-sakto sa oras ng paglalakad ko, a few minutes before it, talagang tumigil yung ulan. Parang binigay lang talaga ni Lord yung aking panalangin. Wait lang, tatawid muna kami. Nag-aalisan na yung mga suppliers din kasi kami na yung mga nahuli dito eh. So ayan, pauwi na kami. And di ba nag-check out kami sa Shang? Hindi naman kami doon matutulong ngayon dahil parang hindi din naman, hindi siya, ano bang tawag dito, hindi siya yung pinaka-convenient the way dahil okay nga talaga mag-check-in para wala ka na iba iintindihin. Pero bukas kailangan kasi din maaga mag-pack na kami, tapos tapusin namin yung last few requirements for Boracay and next day we fly out to Boracay. Kumusta naman ang pakiramdam mo, Mr. Billy Lobos? Sobrang saya, sobrang fulfilling. Nagulat talaga ako sa'yo kanina, nakakainis ka, kasi wala talagang warning kasi napag-usapan na namin since hindi ko alam kung naikwento ko na na yung unang singsing ko, singsing talaga na bibili ni Jello yun. Pero alam niyo yung parang hindi nagka-coordinate, hindi aware si Nenay sa mga propose na sabi sa akin na ialok sa akin na yung singsing ni Jello na bin, yung bato kasi sinasabi ni Jello, yung bato ni Jello na bibilihin, parang nandun na, sabi ko ano yun, pero nawala sa utak ko sa dami ng ginagawa ko. Hindi ko pa binili agad noon. Pagpunta ko sa tindahan, may inalok si na akin si tatay na bato. Yung bato na yun, yun pala yung bibilihin dapat ni Jello eh. Kasi yun yung size na gusto niya, na gusto ko din. Kasi tinatanong niya ako kung ano, sabi ko yun yun. Pak, pwede mag-request ng size. Kaya ayan to yung mga CZ. Pak, o tinagtad ni Boss G. Kasi yung una sabi ko, okay na to, kasi yun na yung ano, sabi niya, parang di naman ako, ano ba yung sabi mo, hindi ka nakaluhod, ano ba yun? Grabe, thank you talaga Lord. Alam niyo yung umuulan-ulan na ulit ngayon, parang pinagbigyan lang talaga kami. Thank you Lord, as in. Park na si Jelloy, nandito si Ninang Jukes, Ninang na pala namin sila, kalain niyo. Super dami pang sobra, yung sa bar, tapos yung bulaklak ni Con. Ayan o, tsaka yung mga cake, syempre, ganyan. Pa-park lang sila. Usapin ni Jelloy. Tanggal na ako ng makeup, nagbababa pa sila ng mga gamit dun. And ang daming mga natira dun sa bars. Eh, hindi ko alam. Siguro dahil mga Pilipino, hindi naman, ano yun. Medyo syempre, yung iba, ano, nila yung sinaserve siguro sa kanila. Yun kasi parang lalapit ka dun sa bar, diba? Baka hindi nila alam na... Nga pala, wait lang. May mga kausap pala ako dito. Si Heather tsaka si Jukes. Nandyan pala sila. Huwag kayo mag... Ay, sorry. Ayan, mother. Magtaka kayo kung sino kausap ko dito. Hindi pa ako nababaliw. Pero muntik nang mabaliw. Salamat kay Label Fett at kay Label Juke na itawid natin yung
ano, wedding. Label jokes na talaga. Alam mo, mother, aliw na aliw sila sa'yo. Label jokes nga yung tawag nila. Kasi siya talaga kagabi, parang mega, ano, lutang na kami ni Jelly. Kasi ang hirap mag-check-in. Mother, ang hirap mag-check-in sa Shangri-La. True. Check sobra. Well, para din naman sa safety ng lahat yun. Pero yun nga. Guys, ilalagay ko na lang lahat na naging suppliers ko in the info box below. And also, I'll be dedicating a video, like maybe a Q&A about, you know, doing your own wedding, especially this time na may pandemic and katulad nung sa amin, 1 week lang yun. Sorry, nakasilip ako dito kasi tumitingin ako kung natatanggal ko ba. Ginagamit ko lang tong Pure Derm na T3. But I'll be ending this vlog. Sana nag-enjoy din kayo. And pasensya na kung di ako gaanong nakapag-vlog ng in detail ngayon dahil syempre wedding day. But I tried my best pagka nalilibre na alala. Ayan. So maraming salamat sa panonood and see you on our next videos. Bye-bye!